Marso, inilabas na nga ang official manga ng chapter 405 ng MHA. Sa chapter nga na to ay magpapakita ang gilas na ang kababalik lang ng isa sa mga paborito kong karakter na si Katsuki Bakugo. Bago natin simulan yung video na to ay i-recap muna natin yung nakaraang chapter. So during chapter 404 ay nakita nga natin yung naging team up na itong sina Deku at Bakugo. Gamit niya ang gear shift ay nagawang pabilisin palalo yung paglipad ni Bakugo papunta nga sa kinaroroonan na itong sina All For One. Dito nga ay nagawang mailigtas ni Bakugo si All Might mula sa bingit ng kamatayan. At nabali din nila yung propesya ni Sir Knight ay patungkol sa hinaharap ng ating former number 1 hero at dito nang tapos yung chapter na to. Ngayon mga idol, itirahin na natin etong chapter 405 na may title na Final Boss. So kung ready ka na, etara, let's go, simulan na natin. Sa pinakaunang panel ay gulat na gulat nga sina All For One, Shigaraki, Deku at maging si All Might. So during previous chapter ay nakita nga natin na naputol nga yung braso ni All For One nung iniligtas ni Bakugo si All Might. Matapos na nagkaroon ng hallucination si All Might patungkol nga din sa propesya ni Night Eye. Naitanong nga ni All Might dito kay Night Eye na kung hindi nga ba daw ito yung pangitain na tinutukoy niya. Sagot naman ni Night Eye na ito nga daw yon. At maaaring ito nga din daw yung naging katapusan ng pangarap niya bilang isang simbolo ng kapayapaan. Subalit nagawa nga daw na baliin yung kapalaran na yon. Nabagamat dito sana ay nagtapos yung pangarap niya, subalit mananatili din naman yung mga naipangako niya. Na ang tinutukoy nga dito ay yung naging isa sa mga pangako niyang gagabayan niya at hindi niya papabayaan si Isuku Midoriya. Natanong naman ni All Might yung patungkol sa pagpanaw ng isang mentor at pagpasa ng torch sa estudyante niya. Sumagot naman si Night Eye at sinabi niyang sa comic books nga lang daw nangyayari yan at sabay na binanggit niya nga dito yung pangalan na Toshinori Yagi. Na ayon niya sa kanya, ang mga heroes ay mga tao din naman at hindi nga din daw ganun kadali na mamatay ang nag-iisang si All Might. Pagkatapos nga nun ay naputol na nga yung hallucination na yon. Makikita ang mga pagsabog na ikinagulat naman ng mga manonood sa live na laban na yon. At dito ay napag-alaman nga ng lahat na si Bakugo nga yung nagmamayari ng explosion quirk na nakita nila ngayon lang. At siya nga rin yung nagligtas dito kay All Might. Dito ay nasira nga yung isa sa mga support item ni Bakugo sa isa niyang braso. At napasama pa nga yung bagsak nilang dalawa ni All Might dahil hindi nga makontrol ni Bakugo yung sobrang bilis na naidulot ng gear shift ni Deku. Kung matatandaan nga natin, during MHA Hero Rising movie, ipinakita nga yung dalawang magkapatid na to na sina Mahuro at Katsuma. At dito ay na-feature nga rin sila ni Horikoshi. So kung dati ay walang bilib etong si Mahuro sa mga heroes, bigla ngang nagbago yung pananaw niyang yon. Nung iniligtas nga sila ng class 1A laban dito kay 9. Sa plano nitong pagnakaw sa cell activation ng nakababata niyang kapatid na si Katsuma. Bakas nga dito sa mukha ni Mahuro ang tuwa nang magawang mailigtas ni Bakugo si All Might. Natanong naman dito ni All Might kay Bakugo na kung okay nga lang ba daw siya. Sagot naman ni Bakugo at nakangiti pa nga ito, nalinya niya nga daw yon at pagkatapos nga bigla naman siyang sumuka ng dugo. Makikita nga natin dito na may kung anong lumabas mula sa dibdib ni Bakugo at nakumpirma nga natin na bahagi ng katawan ni Edshot yung bagay na to. Sinabi niya nga dito kay Bakugo na sobrang dami nga doon ang naipong dugo sa loob ni Bakugo. Kaya gumawa ng paraan si Edshot para mailabas yon at bumuti yung pakiramdam netong si Bakugo. Dagdag pa ngang sinabi dito ni Edshot na gamit ang Hakamada style secret nating at sarili niyang katawan ay nagawa niya ngang ma-repair yung mga nagkanda balibaling buto at mga napinsalang organ sa loob ng katawan ni Bakugo. Kaya naman hindi niya nga daw ito dapat na ikabahala. Subalit, sa mga kapiranggot na gagawing pagkilos nga daw ni Bakugo talaga namang makakaramdam siya ng labis na sakit. Kaya naman hindi nga daw ito ang angkop na katawan para gamitin sa ganitong klase ng digmaan. Sagot naman dito ni Bakugo na alam niya nga daw at nagpasalamat pa nga ito dahil nga tinulungan siyang mabuhay netong si Edshot. Sagot naman ni Edshot na nagkakamali nga daw si Bakugo sa inaakala niya dahil ang ginawa niya nga lang daw ay ayusin yung mga nasirang parte sa loob ng katawan ni Bakugo. Ginawa nga din daw ni Edshot ang lahat para mapagana yung puso at baga ni Bakugo, subalit hindi niya nga daw magawang magising yung katawan niya. Sa paggamit niya ng Thousand Sheet First Senate, na-consume nga din ng technique na to yung sarili niyang buhay na sinasabi pa niyang nasa limitasyon na nga din siya sa mga oras na yon. Naging masama nga din daw yung naging sitwasyon ng buhay nilang dalawa ni Bakugo, subalit may kung anong kapiranggot na pawis ang bigla na lang sumama sa daloy ni Bakugo. Mula sa bingit ng kamatayan, doon na nga nakagawa ng pagsabog sa loob ng katawan niya na siya ding nagpagana sa iba pang organs ni Bakugo. Balilininaw nga dito ni Edshot na ang tunay na nakapagpabalik dito kay Bakugo ay walang iba kundi yung quirk niya nga daw na hinasa at pinakas niya sa loob ng ilang mga taon. Naitanong naman ni Bakugo kung sino nga daw yung kumikinang na bata. Sinasabi nga daw ng pakiramdam ng hinala niya na si All For One nga daw yan. Sumagot naman si All Might na oo, tama, si All For One nga daw yan.
Pagkatapos sa hiniling pa nito, naiabot ni Bakugo yung isang braso niya na napinsala mula sa pagkasira ng isa niyang support item. Dagdag pa nga ni All Might na hindi niya nga daw maigalaw yung katawan niya dahil nga sa epekto ng blood curdle. Pagkaabot nga ni Bakugo sa napinsala niyang braso, hinawakan niya ito ni All Might. At habang lumilipat sa braso ni Bakugo yung parte ng support item, sinabi nga ni All Might na maaaring hindi na nga daw ito gumagana, subalit magagawa naman itong magsilbi bilang palapa para suportahan yung napinsala niyang braso. Binanggit pa nga dito ni All Might yung hero name na gustong gusto ni Bakugo na itawag sa kanya na Great Explosion Murder God Dynamite, at sinabi ni All Might na pagpasensyahan niya na nga daw dahil eto nga lang daw ang maibibigay niyang tulong sa ngayon. Makikita nga natin dito ang napangiting mukha ni Bakugo at bihira nga lang natin siyang makita ng ganito. Sa kabilang banda naman nagpanik nga dito si All For One. Bali sinabi niya nga dito na hindi na nga daw siya pwedeng mag-aksaya pa ng oras at kinakailangan niya nga daw makuha etong One For All. Pero bago niya nga daw magawa yun, kinakailangan niya munang maibigay kay Shigaraki yung synthetic copy ng All For One. Nang sa gayon ima-achieve nga daw neto yung strong sense of self neto. Pagkatapos mapalakas ng katawan ni Shigaraki, iti-take over niya nga daw yung katawan neto. Pero dahil nga sa mga pagpigil sa kanya ng iba pang mga heroes maliban pa kay All Might, talaga namang kumukulo yung dugo niya at sobrang naiinis siya sa mga ito. Na ngayon niya nga lang napansin na parang may mali nga daw sa mga nangyari. Dahil nga sa inubos ng mga ito yung oras niya para makarating sa kinaroroonan netong si Shigaraki. So habang nagmumuni-muni nga dito si All For One na sinasabi niyang dapat nga daw sa mga panahong to, umaayon dapat sa kanya yung mga nangyayari, bigla na lang siyang sinunggaban ni Bakugo at hinawakan siya nito sa mukha gamit yung isa niyang kamay na balot ng natirang armor ni All Might. Sinabi nga dito ni Bakugo kay All For One na siya nga daw yung final boss na makakalaban niya. Dito saglit niyang sumagi sa isip ni All For One etong second user ng One For All. Na ang tansya nga natin dito konektado nga ito sa pagkatao ni Bakugo. At sa mga sumunod niyang nangyari, makikita nga itong napakalakas na pagsabog. Pagkatapos nun sinabi dito ni Bakugo na siya nga daw yung taong palaging papasok sa eksena sa mga panahong hindi nga daw kayang ihandle ni Deku ng mag-isa yung mga ganitong sitwasyon, at dito nagtapos yung chapter na to. So grabe nga dito yung mga sequence ng mga pangyayari, at dahil nga sa atakang ginawa ni Bakugo, asahan na natin. Nasa susunod na chapter ay mas lalong babata pa nga yung katawan ni All For One. Dahil for sure mag-o-auto-rewind nga ito para makarecover sa pinsala galing nga dun sa atakang ginawa ni Bakugo. At dito ko na muna tatapusin yung video na to mga idol, at magkita-kita tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!